pangit na karanasan. Walang pangako ang Bible ng ganyan. Sabi mo sa katabi mo, wala. Kaya yung nagsasabi, akala ko pag naging Christian ako, mawawalan ako ng problema. Hindi, nagpalit ka lang ng problema at mas marami problema ngayon. Ang problema mo noon, kalaban mo si Lord, si Satanas kakampi mo, holding hands kayo together, at pinapahirapan ka ng demonyo sa pinaggagawa mo. Nung na-born again ka, tinanggap mo si Jesus bilang Lord and Savior, ang ka-holding hands mo si Lord na. Pero si Satan at lahat ng mga kampo niya galit na galit sa iyo, kaya araw-araw kang gagawa ng kalokohan. Ang kagandahan dito, kakampi natin si Lord, and greater is He that is in us. Amen? Amen. Kaya huwag kang magpantasya na ang magiging Kristiyano, walang problema. Walang ganun. Tingnan mo yung katabi mo, nasyak ba? Ha? Mali yata, pinasukan ko. Sana hindi ko nalang tinanggap si Lord. Kung hindi mo tatanggapin si Lord, may problema ka rin. Okay? Tapos pag namatay ka, impyerno ka pa. Ang kaibahan lang talaga, sa totoo lang, ang unbeliever at believer, ang kaibahan lang, lahat may problema. Ang kaibahan lang, yung problema ng Kristiyano may layunin. At ang problema ng Kristiyano, nagpapabuti sa kanya. At meron siyang kakampi sa problemang yun. Unlike yung mga unbeliever, walang kakampi. At yung problema nila, unti-unti silang sinisira hanggang madurog sila. Ikaw naman, sa problema mo, unti-unti kang pinapolish, ginagawa kang parang ginto na 24 carats, talaga namang walang mga blemish, ganyan ang ginagawa sa'yo. So, walang pangako ang Bible, si Lord, na hindi ka dadaan sa problema. Because, based on the verses na dinaanan natin, pinag-aralan natin last Sunday, dinivide into three. Dadaan ka sa tubig, sa dagat, maraming problema. Dadaan ka sa ilog, na malakas ang agos, tukso, pagsubok, o kung ano man, tawagin mo dito. Dadaan ka sa apoy na matitinding pagsubok, dito kay Purify. Kaya sabi mo sa katabi mo, tingnan mo, best, huwag ka na mangarap ng easy life. Life is not easy. Okay? Kaya kung nangangarap ka na walang pain, walang sorrow, wala dito yun. Sa heaven yun. Amen? Parang ayaw nyo. Sabi mo sa katabi mo, sa heaven yun. Kaya don't miss heaven. Kasi nandito sa lupa, ang dami ng pagsubok at paghihirap. Pag nag-backslide ka pa, pag iniwan mo pa si Lord, napunta ka ng impyerno. Yung paghihirap mo, tuloy, 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 tuloy. Walang hanggan. Pero pag kumapit ka kay Lord dito sa lupa, challenging, lalagpasan mo bawat trials and testing, victoriously, your faith will be leveled up. And then, pag namatay ka, tapos na lahat ito. There's no more tears in heaven. Hindi totoo yung kanta ni ano, Eric Clapton. Walang tears. Siguro pagpasok mo may tears during judgment. Pero pagkatapos nun, wala na yun. Removal of tears. No pain, no sorrow, no problems. At bakit kakayanin natin lahat ng problema? Ito lang yung sikreto. I will be with you. I'm so amazed with people na nagpo-post pa sa Facebook, hindi na nga nag-church, hindi nag-care group, kahit saan. Tapos ilalagay, pag meron silang problema, kakampi ko si Lord. Teka lang, paano mo naging kakampi si Lord? Iniwan mo. Ah, si Lord kasi hindi ako iniwan. Okay. Pero alam mo ba, Isaiah 59:1 and 2, na pag may kasalanan ka, si Lord nandyan pa rin pero hindi makagalaw sa'yo. At ang sabi doon sa Matthew 7 at saka doon sa Psalm, quit asking for my name if you don't obey my commands. You don't have the right to call my name if you don't obey my commands. Sabi doon sa Matthew 7:21, marami sa huling panahon tumatawag sa akin, Lord, 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 pero sasabihin ko, di ko kilala. Di ko kilala mapagawa ng, ano yun? Katalam. Ang hirap. Blasphemy. Katampalasan, yan. Grabe. Na-amaze ako eh. Yung iba galing pa dito nga eh.
Nakikita ako sa Facebook, sabi ko, Lord, di naman nagsisimba to. Di naman nagki-care group to, pasaway nga to. Tapos ginagamit ang pangalan, kakampi ka. Gumising kayo, huwag natin lokohin sarili natin. Ang makakadaan sa problema at magtatagumpay, yung kasama lang ang Diyos. Kasama lang ang Diyos. Sabi mo sa katabi mo, siguraduhin mo kasama mo ang Diyos. Dahil hindi ka tatagal sa mundo ito kung hindi mo kasama ang Diyos. Hindi mo kakayanin yung mga pagsubok. If God is with us, who can be against us? Wala pa pong nanalo kay Lord ever since the creation of this universe. So ito yung bonus natin. Siya na Diyos na nagbigay ng kanyang isang anak kaysa isang bugtong na anak. Hindi niya kaya kayang ibigay pa yung ibang pangangailangan mo. Everything that we need in this planet is just trivial kay Lord. Because the main thing is salvation. The main thing is makasama niya tayo someday in heaven while kasama natin siya dito on earth. Kaya lahat ng hinihingi mo, pagkain, pera, damit, kung ano man yung luho, layaw, o kailangan, lahat siya kayang ibigay ni Lord. Basta connect ka lang sa kanya. Huwag ka lang lalayo. Sabi mo sa katabi mo, huwag ka lang lalayo. Lord, there are basic things that you need to do to maintain your connection with God. Tawag namin dito 5-step to Christian growth. Una, you read your Bible every day. Devotion. Pray, talk to God every day. At pag sinabing talk to God, you can talk to Him the way you want. Walang protocol. Walang mga format-format na natin, tinuturo natin dati. You can go beyond that pag yung intimacy mo kay Lord ay okay. Ginagamit lang yon para doon sa hindi marunong. Okay? You read your Bible every day, you pray every day, you talk to God throughout the day. You attend church every Sunday. And attend the small group, the care group. Obey everything that you learn. Share it with others. If you do this 5, hindi ka malalayo kay Lord. I-maintain mo to throughout your life, your entire life. And one of this, you miss, pabagsak ka na sa backsliding. You maintain this 5. Sabi mo sa katabi mo, give me 5, man. Maintain this 5. If you don't maintain this 5, you're in danger. Kailangan to. Ito, tribulation, distress, kakayanin mo to. Pag yung 5 ito, ginagawa mo. Dahil in all these things, we are more than conqueror because of Him, because of Jesus na kasama natin. Kaya don't claim the promises, nakasama mo pa rin ang Diyos pag kalokohan na ginagawa mo. Yes, kasama mo pa rin siya. There is a limitation. Kasama mo pa rin siya at that moment, pero hindi ka na niya matulungan because you are following the dictate of the devil. Kaya don't claim it ignorantly. Nandiyan si Lord, mahal ka pa rin kahit makasalanan ka, pero hindi ka na niya matulungan. Wala ka na sa kanyang vicinity. Wala. Nasa teritoryo ka ng kaaway. Paano ka tutulungan? Matutulungan ka lang uli ni Lord pag sumigaw ka ng help, Lord, save me, I repent, sorry. Yun lang. Yung prodigal son, hindi natulungan eh. Sa lupaing malayo. Malayo sa teritoryo ng tatay niya. Pero nung pumasok na uli siya sa teritoryo at bumalik na tulungan, inayos yung buhay. Kaya huwag mo isipin, nag-backslide ako, nagpakalayo-layo ako, tutulungan pa rin ako ng Diyos. Tutulungan ka kung babalik ka. Si Lord din nakikialam ng desisyon natin. Hindi siya bastos na Diyos. Si Satanas kahit walang pahintulot, nangingialam ng buhay. Pero si Lord hindi. Kumakatok siya. Nagpapaalam. Okay, so we'll move on. Faith. The basis of our faith. Let's pray. Lord, we pray that you will bless these words, this message. Speak to us. Whatever the situation that we are in, let this word, Lord, be relevant to us and it give us, Lord, the seed of faith and the momentum that our faith will grow more. Holy Spirit, we ask you to be with us and speak and mold us. In Jesus' name, amen and amen. You are welcome. Ang faith po is not blind. Wala pong blind faith na susunod tayo sa Diyos,
Tapos, kasi ang Diyos nga hindi nakikita, ang tawag ng iba, blind faith. Sumusunod ka sa hindi mo nakikita. Sumusunod ka sa bakit nakita mo na ba ang Diyos? Sino nakikita ng Diyos dito? Hindi pineapple, okay? Pilosopuhan muna, mamaya tayo doon. Wala? Pero in reality, merong physical eyes, merong spiritual eyes. When you go deeper to God, you can see God. Sabi ng Matthew, blessed are the pure in the spirit because they will see God. Sabi ng Hebrews, without holiness, no one can see God. In the Bible, in the Old Testament, nakikita nila si Lord. Sa buhay natin ngayon, in the New Testament, nakita rin nila si Jesus, si Paul. Hindi siya namuhay kasama ng 12, pero nakita niya si Jesus. Today, as a Christian, nakikita mo yung pagkilos ng Diyos sa buhay mo. Nararamdaman mo, nakikita mo yung imposible, biglang nagiging posible. Yung wala ng pag-asa, nagkaroon ng pag-asa. Pagkilos ng Diyos yan. Doon mo makikita si Lord sa panahon natin ngayon. Okay? So hindi yung, di, kailangan ko makita yung mahaba niyang balbas at buhok. Anong pakialam mo sa balbas at buhok? Paano ko nagpagupit na siya? Hindi mo makilala. Hello? Tapos inungon, uso long hair. Ngayon, hindi na. What if nakita mo si Lord, may tato? Paano na? No, hindi ganun. Hindi yung image niya. Kaya thou shall not worship any image. Hindi image eh. Makikita mo si Lord through His work, through His words, through the creation, hindi sa images. Ah, kailangan may balbas. Ah, kailangan long hair. Kailangan nagniningning. Kailangan may mga star sa ulo. Hindi ganun. So dito, the basis of our faith, bigyan ko lang kayo ng tatlo. Hindi pwedeng blind faith na, ba't ka naniniwala? Wala lang, sabi ng pastor namin eh. Ha? Hindi pwede yan. Kailangan may pinanghahawakan ka. Because faith is the evidence of things not seen, Hebrew 11. No? The substance of things hoped for. Ito yung title deeds. Kung bumili ka ng lupa o bahay na hindi mo pa natitirhan, ang tanging pinanghahawakan mo yung papel. Yung title na yan. Okay? Ganun ang meaning ng Hebrews 11 about faith. Now, the basis of our faith number one is God's character. Sino ba si Lord? Sa Bible school, sa seminary, pinag-aaralan po namin yung mga attributes of God. Moral attributes, His attributes in relationship with His universe, with His creation, with His people, and etc. etc. So, tanungin mo yung katabi mo. Sino si Lord sa'yo? Pag wala kang alam dito, ang faith mo walang basihan. Ano ang karakter ni God na naranasan mo? Sige, tanungin mo saglit. Bigay ka ng tatlo ng karakter ni God na naranasan mo. Hindi yung narinig mo ha, naranasan mo. Okay na? Tapos na yung tatlo? Sige, sabay-sabay niyo isigaw yung tatlo. Okay, 1, 2, 3. Provider. Savior. Parang meron ako narinig na hindi tama. Sige, tuloy. Sumigaw yung sa taas, hindi sumisigaw. Taas po. 1, 2, 3. Sino si Lord sa inyo? Anong karakter? Yung iba, hindi kumikipo. Tayo magkakaroon ng faith. Yung healer ba ay karakter? Yung savior ba karakter? Nalito agad tayo, doon pa lang. Karakter, God is good and He's good always. He is merciful. He is kind. Okay? Ito yung mga moral attributes. Faithful, loving, okay? Ito yung mga sample ng attributes niya na moral when it comes to His creation, to His people. He is loving, He is kind, yung fruit of the Spirit, okay? Now, what God can do? God's power. Anong naranasan mo sa kapangyarihan ng Diyos? What can you say about that?
Sige, tanungin muli katabi mo. Hindi kikibo yan pag walang kausap eh. Siyempre naman, hindi ako baluno. Salita mag-isa. Sige. Okay, ang sabi? Who God is? What God can do? God can provide. God can heal. To God, nothing is impossible. He protect us. He save us. Okay? So, pag itong karakter niya naranasan mo, alam mo, ang bait na Diyos. Makikwento mo sa iba, ang bait na Diyos. Paano mo nalaman? Naranasan ko eh. And then, pag nakaranas ka uli ng mga sitwasyon sa buhay mong mahihirap, doon yung pangahawakan mo, alam mo, ang bait na Diyos eh. Hindi niya ako iiwan dito. Alam mo, sobrang powerful ni God. Walang imposible sa kanya. Bakit? Naranasan ko dati. Yung sinabi ni David kay Goliath at saka kay Saul, "The God who saved me from the mouth of the lions and the bear, the same God who will save me today." Yung Diyos na nagligtas sa marami kong problema at pinagdaanan noon, liligtas pa rin uli niya ako ngayon. I know Him. Kilala ko siya. Alam ko yung karakter niya. Faithful siya. He's the same yesterday, today, and forever. Kay Lord lang may forever talaga. Kaya niyang gawin noon, kaya niyang gawin ngayon, kaya niyang gawin bukas. So anong puwang para ka magduda? When you have the basis, your faith will grow strong. But if you don't have the basis, yung faith mo shaky. Lahat ng building na walang pundasyon, madaling magiba. Pero pag ang pundasyon matibay, kahit anong uga mo yan, tibay yan, tatagal yan. Ganon din yung pananampalataya. God's Word, what God has said. Anong pinangahawakan mong pangako ng Diyos sa bawat sitwasyon ng buhay mo? Kunyari, wala akong pera. Anong verse ang pinangahawakan mo? Sige, tanongin mo ulit katabi mo. Anong verse? Meron wala? Ano? My God will supply all my needs. Pero alam niyo, may kaakibat yan na requirements. Don't claim it by itself. Meron yung naunang may verses na nauna doon na yung mga nagbibigay lang ang pwedeng mag-claim nun. O i-claim mo, durungawan ng langit, bubuksan ng Diyos, ibubuo sa akin ng sobrang blessing. Teka lang, para lang din sa nagtatights yun. Siksikliklik, umaapaw na blessing ibibigay ni Lord sa akin. Para lang din siya nagbibigay yun. Alam niyo, when it comes to blessing, kaugnay yung pagbibigay. Kaya hindi ka pwedeng manghingi pag di ka nagbibigay. Hello? Mas marami kang binibigay, mas marami kang pwedeng hingin. Eh kung kuripot ka, tapos manghingi ka ng malaki, para namang kapal-kapal mux naman yan. Diba? Hello? Seek ye first the kingdom of God and His righteousness. All these things shall be added unto us. Lahat ibibigay ni Lord sa akin. Inuuna mo ba si Lord? Inuuna mo ba si Lord? There are many promises in the Bible that you should know, that you should memorize, that during the times na medyo mahirap ang takbo ng buhay mo, meron kang pinangahawakan. Okay? Ito yung pinangahawakan ko. My God will supply all my needs. Bakit? Nagbibigay ako eh. He will open the windows of heaven. Bakit? Kasi nagtatights ako eh. He will give me over abundance, above and beyond. Kasi nagbibigay ako ng offering. Deuteronomy 28. If you will obey, this blessing will overtake you, will follow you. Eh, sumusunod ako eh. Proverbs 11, 28, 29. Ang taong mapagbigay, lalong yung mayaman. Yayaman ako. Nagbibigay ka ba? Hindi. Hindi ka yayaman. Guni-guni mo lang yun. Bangungot. Ang yayaman, mapagbigay. Sabihin mo sa katabi mo, ang yumayaman, mapagbigay. Pag yumaman ka, hindi ka mapagbigay, kurakot ka. Pati si Lord, kinurakot mo. Nangihingi ka ng hindi mo. Nag-withdraw ka ng wala kang diniposit. So there are many promises. Healing. By the stripes of Jesus, we are healed. In trials, in problems, ayun nga, God is with me. I will not be burned. I will not be drowned. So may mga pangako si Lord. Ito yung pangako
Ito yung basihan ng ating pananampalataya. Yung ugali ni Lord, sino siya, yung kapangyarihan niya. Bakit kailangan tong tatlong ito? Actually, kasama pa nga yung wisdom niya. Naalala niyo naman si Bruce Almighty. Kilala niyo ba yun? Pinagbigyan maging Diyos dahil panay-angal siya ng angal sa buhay niya. Sino yung angal ng angal sa buhay dito? Lahat inaangalan niya, matrapik. Asawa niya, inangalan niya. Yung iba, walang asawa, umaangal din. Inaangalan niya yung anak niya, yung iba, walang anak, umaangal din. Uy, walang mapaglagyan, may anak, umaangal. Walang anak, umaangal. May asawa, umaangal. Walang asawa, umaangal. Mainit, umaangal. Umulan, umaangal. Di ba itong mga to? Sabi ni Lord. Alam mo, ginawa ni Lord, sige, ikaw na Diyos. Oh, ayan. Ito kapangyarihan ko, 1 week. Ikaw na Diyos. Ano nangyari? Enjoy siya. Sa akin, natin niya yung soup. Sarap, may kapangyarihan. Eh, ang daming prayer request. Yeah? Puno na yung kanyang email. Hindi siya makatulog. Eh, Diyos, hindi natutulog. Gusto niyo maging Diyos? Eh, hindi natutulog ang Diyos eh. So, wala saan tulog. Ang ginawa niya para makatulog, in-answered prayer lahat. Alam niyo ba, pag sinagot mo yung dasal ng isa, may mapapahamak na iba. Hello? Pag wala ka nito, pag hindi ka omniscient, all-knowing God, all-wise God, gugulo ang mundo. Lahat na nalo sa loto, hindi nagpatayan. Pataya, pinaghati-hatihan yung ano eh, pare-parehong tingin nila eh. You need wisdom, you need character, you need power to be God. Ang hirap maging God. Kaya sumuko siya eh. Sabi niya, ayoko na maging God. Mas mahirap pala, okay na yung maging tao. Kaya gusto niya maging God. Sabi mo, huwag ka umangal. Okay ka na yan. Sabi mo, huwag ka angal-angal. Bakit kailangan tong tatlo? For example, merong lumabas kayo dyan, may pulube. Kilala niya yung pulube, siguro yung mga nangihidyo sa kanto. Biglang, nakakotsi ka, kumatok. Tapos, dati nangihingi lang yan ng pera, no? Nangihingi ng mga limos. Biglang pagbukas mo ng kotse, mong sabi, bumalik ka mamaya ha, bibigyan kita ng 1 million. Maniniwala kayo. Pero alam nyo mabait to, hindi naman to nangaagaw ng pitaka. So saan kukuha to ng 1 million? Maniniwala kayo na yung pulubi dyan sa labas, dumaan kayo, kayo yung nakakotse, siya wala, bibigyan ka ng 1 million, umikot ka lang. Saglit. Sino maniniwala? Eh ba't wala? Bakit? May power ba siya to give? May character siya? Maybe, mabait. Pero may power ba siya to produce that amount? Wala. So yung word niya can be trusted? No. Hindi mo mapapangawakan yung salita niya dahil hindi niya kayang ibigay yung pinapangako niya sa iyo. Pero yung may-ari nito, although namatay na yung original, no? Si Henry C. Jr. ay born again Christian. Okay? May-ari nito. Pag sinabi niya sa'yo, pumunta rito ngayon. Kunyari, bumisita siya dyan. No? Biglang tinawag si Raymond. May Raymond daw dito eh. Daming Raymond. No? Santos. Alika, Santos. Mamaya, pumunta ka sa opisina ko. Bibigyan kita ng 100,000. Hindi 1 million ha. 100,000. Maniniwala ka. Maniniwala siya eh. Bakit? Kayang ibigay, may kapangyarihan. May karakter, yes. Anak ng Diyos eh. Yung word mapapangawakan, oo, kanya to eh. Gets nyo? Ang fake merong basihan, hindi yung maniwala lang tayo, bahala na si Batman. Hindi pwede yun. May alam ka ba? May karanasan ka ba kung sino si Lord? May naranasan ka ba kung ano yung kaya niyang gawin? May mga pangako ka bang pinangahawakan niya? Ito yung basihan ng faith. Pag wala ka nito, ang faith mo talaga hindi lalago. Sabi ko nga, ang faith nag-start with mustard seed size. Sabi ng Bible, that it can move mountain. Pero pag tagal-tagal mo ng Kristiyano, mustard seed pa din yung faith mo, dapat kasi laki na ng buko. Ang faith dapat nag-grow. Amen?
di pwedeng stagnant. So, you have the basis, the character, the power, the word of God. That's why you need to know who God is. Kailangan meron kang personal, intimate relationship. Makilala mo talaga si Lord. Because those who know their God, they will do great exploit in this life. Pero ano ba talaga meaning ng faith? Ito talaga yung meaning ng faith. Ang daming tinuturo about faith. Faith is believing, faith is trusting. The real meaning, the literal meaning of faith, ang pangit po kasi sa Greek ng word na faith. Alam niyo kung ano sa Greek yun? Pistis. Yung pag isang tao na nakakaasar, pisti. Pag marami sila, pistis. Yun po sa Greek. Pistis. Pero the real meaning of the word pistis or faith is being persuaded or persuasion. Alam niyo yung persuasion? Trabaho to ng mga salesman, salespeople. They persuade people. Trabaho ito ng mga speaker, kagaya ko, to persuade you. Okay? Na magkaroon kayo ng faith kay Lord. When you persuade people, you present arguments, you present facts. Marami kang pinipresent to persuade them to buy your products. Si Lord, ganun din. Pipresent niya yung karakter niya, mabait akong Diyos, mapagpatawad, mapagmahal akong Diyos, pero nagpaparusa din ako. Pag di ka makuha sa maayos na usapan. Okay? Pinipresent niya yung kanyang kapangyarihan na kaya niyang gumawa ng mga bagay na imposible, na hindi kaya ng tao. So, based on those arguments, tapos pinipresent siya ng mga preachers, speakers, ikaw na nakikinig. Faith cometh by hearing, and hearing the word of God, Romans 10:17, nagpa-persuade ka eh. Yung spirit mo, nagkakaroon ng faith. No, naniniwala ka, oo nga, itong Diyos na to, mahal ako. At hindi lang ako mahal, kaya niya akong iligtas, kaya niya akong tulungan, kaya niyang baguhin, takbo ng buhay ko. At may mga pangako sa akin. Dapat alam niyo to, okay? So sa Romans 4:21, dito nakasulat yung totoong meaning ng faith. Referring to Abraham, na pinangakoan ni Lord na magkakaroon ng anak. Ang edad niya at that time is around 75 years old. And si Sarah siguro 50 or pataas. And then, tumagal ng almost 25 years, walang nangyayari. Parehas na silang corduroy. Alam niyo yung corduroy, di ba? Corduroy na itong mga to. Tapos sabi ng kwento, baog pa si Lola Sarah. Lola na, baog pa. Nakita na kayo Lola ng anak na buntis. Pero in fairness ha, ito yung Lola na napakaganda. Nung napunta ng Egypt, pinag-interesan pa eh. Lola na, baog pa. Si Abraham, Lolo. Sabi ni Lord, magkakaanak kayo. Tawa to si Sarah. Kasi sabi niya, ngayon pa. Kung kailan, wala na kaming desire sa isa't isa. Hindi na kayang magbayang mag-iliw. Paano pa? So, pero sabi dito sa Bible, sabi ni Paul about Abraham. Abraham never wavered in his faith. Never doubted God. Hindi ni konting pagdududa nagkaroon na hindi kaya ni Lord tuparin yung pangako niya. Kung kayo, biglang may sabihin si Lord dito na edad 75, magkakaanak ka. Alangin ko naman, skandalo yan, di ba? Pero maniniwala ka ba sa ganung pangako? Maniniwala ka? Si Abraham, sabi niya, kilala ko si Lord, kilala ko yung karakter niya. Kilala ko siya. Mahal ako niyan eh. Imagine mo, nilabas ka ng Iraq, nilabas ka ng Mesopotamia, papunta ng Promised Land, ang tagal-tagal, ang hirap ng biyahe. Mahal ako niyan, iningatan ako niyan. Tapos, kaya niyang tuparin yung mga sinasabi niya. Sabi dito, si Abraham being fully persuaded. Sa ibang translation, fully convinced. Pag sinabing fully convinced, walang iota of doubt. Wala. Ako yung tao mahirap i-convince. Hindi lang ako lukulo, ang hirap akong maniwala. Pero, pag ako naniwala, ang hirap mo kong tanggalin sa paniniwala ko.
Ganun ang faith. When I stand on something, you cannot move me away. Kaya hindi ako basta-bastang naniniwala. Tinitingnan ko, pinag-aaralan ko, totoo ba? Posible ba? Pwede ba? At pag ako na-convince, when I am fully convinced and fully persuaded, at saka ko lang tatanggapin, eto na. Ipaglalaban ko yun. Pag tinanggap ko yun. Kaya nga, parang sa pag-aasawa lang yun, pag-boyfriend, fully persuaded ka ba na siya yung binigay ni Lord sa'yo? Fully convinced ka ba na yan na talaga, siya na ba, siya na ba, siya na ba? Dahil pag fully convinced ka, stand for that and fight for it. Hindi pwede, ay, parang may mas maganda. Tayo na ha, post-post tayong dalawa ha. Nalayo ka lang konti, may dumikit na babae, meron na namang iba. Ha? 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 Sarap mong tirisin. Ay, inumin kita ng si tirisin. Kami na, ipaglalaban pa, pagpapalit pa si Lord. Eto ha, girls, boys, kung kaya ipagpalit si Lord, kaya ka rin ipagpalit. Hindi ka naman si Lord. Si Lord na pinagpalit, ikaw pa. Nag-absent para sa'yo. Hindi na nag-church para sa'yo. Tapos ngayon, aasa ka na mahal ka. Si Lord na pinagpalit, ikaw pa. Iparating nyo to sa kanila. Ay, nako. Ambot. Ambot sa imo. Huwag kang magpapaloko. Kung kayang iwanan ng Diyos, mas kaya kang iwanan. Kung kayang mahalin ng Diyos, ang hanapin niya nagmamahal sa Diyos. Dahil kung kayang mahalin ng Diyos na hindi nakikita, mas kaya kang mahalin niyan. Nakikita ka eh. Eh kung Diyos nga hindi mamahal, ikaw pa. Eh huwag kayong mag-aasawa, huwag kayong boyfriend, girlfriend, nang hindi mahal si Lord. Huwag. Hindi ka rin kayang mahalin niyan. Kung si Lord kayang iwan, mas kaya kang iwan niyan. Kung walang commitment kay Lord yan, wala rin commitment sa'yo yan. Diyos na nga, nagbigay buhay, namatay sa krus, tas walang commitment kay Lord. Tapos umaasa ka magkakaroon ng commitment sa'yo. Suntok sa buwan. Kaya mong abutin, suntokin yung buwan? Yun, hindi mo maabot kahit kailan yung pangarap mo. Gising kayo, mga singles. Yung mga may asawa, sorry na lang. Attend na lang kayo mamaya. Wala na eh. Hindi nyo narinig to noon eh. So faith is willing, being persuaded. Kaya ni Lord. Mabait si Lord. Yung character niya, kilala ko. Yung kapangyarihan niya, natikman ko yan, nasubuhan ko yan. Yung pangako niya, totoo. Convince ako. Persuaded ako. Ito yung faith. Ito yung paghahawakan mo pagdating ng mga season of life na hindi magaganda. Na hindi mahihirap. Meron akong pinangahawakan. Actually, nabigay ko to last month. Hindi ko lang na-explain. Ito yung pinangahawakan ko ng bago akong Kristiyano. And it makes me strong in faith. Kaya ako tumagal hanggang ngayon. Una, when something wrong na nangyari sa buhay ko, may hindi kaaya-aya na nangyayari sa buhay natin. Ito yung pinangahawakan ko. That God is always in ultimate control. Pag sinabing ultimate control, ito kasi, delikadong word kasi ito eh. Kung si Lord ang may control, bakit namatay yung asawa ko? Bakit namatay yung anak ko? Bakit? Bakit ang traffic? Teka lang, MBA yan. Hindi naman si Lord dyan. Delikado ito. Pag sinabi natin si Lord lahat ang may control ng lahat ng bagay sa mundo, eh lahat ng mali sa kanya babagsak. Gets nyo to? Ito, theological to ah. Ang mga Kristiyanong nag-iisip lang ang nagdududa sa Diyos. Okay? At ang mga Kristiyano ding nag-iisip lang ang nagkakaroon ng matibay na pananampalataya sa Diyos. Dahil ang tunay na faith hindi blind, hindi walang isip. Ang tunay na faith na pag-isipan ko to eh, na-analyze ko to eh, naintindihan ko to. Kaya ito'y pinangahawakan ko. Pinag-aaralan ko to. Asay sa nag-aaral kami sa Bible College at seminary, personally, may marami akong question kay God. Pero that question doesn't mean hindi ako naniniwalang siya talaga kasi may karanasan ako. Binago niya buhay ko eh.
Ang daming experiences with God. Pero still, I have so many questions. Ito, question ko to. Kung ikaw may control ng bawat, minsan, lalo pag natatrapik ka, pag may mga nagmamadali ka, hindi ka makarating sa pupunta mo, Lord, di ba control mo lahat? Nasubukan niyo na yan? Ha? Tapos sabi mo, Lord, lahat ng kotse yan mawala sa daanan ko. Biglang tatawid yung kotse mo, biglang makakalusot, lahat sila. Gigilid bigla, yung ahawiin, parang yung ginawa ni Bruce Almighty. Nasubukan niyo na, na pag kayo nasa sitwasyon na mahirap, sasabihin niyo, Lord, di ba control mo naman lahat? Sino na yung nakapag-isip ng gano'n? Di ba? Di ba control mo naman lahat? Pero ito ang totoo. There are many powers, many factors sa bawat pangyayari sa mundong ito. There are demonic powers. There are people with demonic powers. There are people with godly influence. And there are natural consequences sa mga ginagawa. May natural na nangyayari. Kunyari, yung lindol, may mga magpo-post sa Facebook kasi makasalanan yung mga tao doon. Kaya patuloy na nililindol. Teka lang, may mga Kristiyano doon, may mga anak ang Diyos doon eh. May mga natural calamities na merong natural law, merong spiritual law, merong law of nature na nangyayari lang talaga yan. Ngayon, hindi sasabihin, si Lord may kagagawan. Alam mo, sabi kasi ng James 1:15 to 17, huwag nating sabihin na pag nagkasala ka o may nangyaring kalokohan sa buhay mo, si Lord ang may kagagawan. Hindi nanunukso ang Diyos. At ang sabi number 17, all good things comes from above, from the Father of lights. Kung pagbibintangan natin si Lord na may kagagawan ng lahat ng mga nangyayaring pangit sa mundo, how can He become a good, good God? So ito yung conclusion. Hindi lahat ng nangyayari sa mundo kagagawa ni Lord. May demonyo, may tao, may pasaway na tao kaya nagka-trapping-trapping. May natural na mga galaw ang planeta natin, may mga kalabidan. Pero yung word na ultimate, anong meaning ng ultimate? Sa dulo ng lahat ng yan, o sa ibabaw ng lahat na yan, God override lahat ng kapalpakan mo, yung kapalpakan ko, kapalpakan ng mundo, yung kasalanan ng mundo, yung sinful world, may mga galaw dito, demonyo, tao. Pero sa dulo nito, kaya parang game of generals o chess, may bawat move, akala mo mananalo sila, pero hindi pala. Okay? So yung bawat move sa mundong ito, control ni Lord John. Sa dulo, kunyari, ginawa ng demonyo to sa buhay mo, sino bang nagbenta kay Joseph? Si Lord ba? Di ba? Yung mga kapatid naman niya? Pero yung ginawa ng mga kapatid niya, na override ni Lord John sa dulo, na naging ikabubuti ng nakakarami. So ito one thing for sure. Kung may nangyari sa buhay mo na hindi maganda, malamang hindi si Lord nagsimula niyan. Pero, sa dulo niyan, yung purpose pa rin ni Lord ang matutupad. Yung plano pa rin. Kaya niya yung palipit sa kanan, sa kaliwa. Kaya niya i-direct. Kaya sabi dito, He is wise and powerful. When we cannot understand what's going on in our lives, or sa mundong ito, daming gulo, balita, be fully persuaded that God knows what He is doing. Alam ni Lord kung anong ginagawa niya. Relax. Tiwala ka lang. And what He is allowing to happen. Yung iba, kagagawa ni Lord. Okay? Kunyari, yung dumating yung bagyo habang nagbabiyahe yung mga disciple, normal na bumabagyo dun eh. Maaring hindi kagagawa ni Lord yung bagyo. Normal yun. Natural yun. Hello? Natural yun eh. Pero, yung padaanin ni Jesus, sila doon sa dadaanan ng bagyo, kung saan nandun yung bagyo, dadaan sila, kagagawa ni Lord yun. Minsan, yung mga nangyayari sa buhay mo, kagagawa ni Lord. Minsan naman, pinahintulutan ni Lord, pero hindi si Lord na may kagagawan. Pero at the end, ang may ultimate control sa dulo ng lahat ng ito, si Lord pa rin ang may hawak ng takbo ng buhay mo. Kaya huwag kang mag-alala. Be fully persuaded that God knows what He is doing and what He is allowing to happen. 1 Corinthians 10:13, no temptation has overtaken you that is not common to men. Walang temptation, walang pagsubok, walang problema, walang sitwasyon na dumadating sa buhay mo na hindi pinagdaanan ng iba.
Kaya huwag sasabihin, bakit ako pa? Why me, Lord? Oh, why me, Lord? Parang sobrang special mo naman. Although, ang pagsubok ay nakadepende rin sa level of your maturity. So, God is faithful and He will not let you be tempted beyond your ability. Alam mo, pag dumadating sa problema, nalalaman mo yung mga bagay na hindi mo kaya, kaya mo pala. Kaya mo pala ito. Or, nalalaman mo na kung hindi mo na kaya, kaya pa rin pala ni Lord na nasa'yo. Diba? So may madidiscover ka during the hardship. But with the temptation, He will also provide the way to escape that you may be able to endure it. Ibig sabihin, dumaan ka man sa apoy, hindi ka masusunog. Kasi bibigyan ka niya ng kapangyarihan at kakayanan. Isaiah 14:24, the Lord of hosts has sworn, as I have planned, so shall it be, and as I have purposed, so shall it stand. Alam ni Lord yung kanyang ginagawa niya. Alam niya yung plano, alam niya yung purpose. Kahit ano pang simula ng demonyo, sa dulo, pag yan nilagay sa kamay ni Lord, yung buhay na walang kwenta, bulok, pag nilagay sa kamay ng Diyos, nagkakaroon ng kwento. Yung karanasan, napangit, ang hirap, pag nilagay mo sa kamay ni Lord, wag kang bibitaw, sa dulo yan, gaganda lahat. He will make all things beautiful in His time. Ecclesiastes 3. Proverbs 21:1, the king's heart is a stream of water in the hand of the Lord. He turns it wherever He will. Every way of a man is right in His eyes. Kahit hari, kayang baguhin ni Lord yung puso. Hindi imamajikin na, oh, malari. Ngayon, di ba, utos ng hari hindi nababali. Ang utos ni Lord ang hindi nababali. Yung utos ng hari, kayang baliin ni Lord. Itong pusong ito ni hari, hindi yan mamagicin ni Lord. Oh, bukas, yes, nasagot mo, hindi. May gagawin siya. Kagaya ng nangyari kay Esther, di ba? Hindi makatulog yung hari. Nagbukas ng libro, tapos nakita niya, niligtas pala ako ni Mordecai. Anong ginawa kay Mordecai? Sabi ng mga tao doon, wala, sir. Eh, bakit ganun? O, di pinatawag si Mordecai. Doon nagsimula yung turnaround ng kwento nila na mamamatay sana silang lahat. Tandaan nito, ako may attitude na kahit sinabi ng tao, yung mga bank statement na yan, yung mga, hindi pwedeng ibigay, hindi pwedeng ibigay. Ako, hindi ako sumusuko eh. Try natin, kasi mas mataas ang role ng Diyos, mas mataas ang kapangyarihan ng Diyos kaysa sa kanila. Sarado na tindahan, hindi na tayo makabili. Hindi, kakatok ako. Sayang oras ko eh, nandun na rin lang ako eh. No, kayang baguhin ng Diyos yung puso nung may-ari. Hindi, ang batas po ay 9 to 5. Eh, 5:30 na. Bakit? Kaninong batas ang mataas? At hindi ka naman gagawa ng mali sa ginagawa mo. Tandaan niyo, ang batas ng Diyos laging mataas sa batas ng tao. Yun ang pinangahawakan ko. Kaya lagi ako ganun dumiskarte. Kahit sarado, bubuksan ko yan. Pag gusto ni Lord, bubukas yan. Kahit ayaw, pupuntahan ko. Pag gusto ni Lord, oo yan. Pero kahit gusto ng tao, pag ayaw ni Lord, wala kang magagawa. Kaya doon ako eh. Lagi ako may bakir sa taas. Pag sinabi ng bakit ko sa taas noon, wala akong choice. Tandaan nyo ito ha, don't just give up. Eh wala na eh, hindi na pwede. Hindi, pwede pa yan. Pwede pa yan. Subukan natin. Kayang baguhin ng Diyos yung puso ng mga ari. Nung kung sino man, hari nga kaya, may ari pa. Pangalawa, una iniisip ko, God is in control. The ultimate controller ng buhay ko at ng mundong ito. Pangalawa, lahat ng bagay na i-allow niya, may layunin. At yung layunin niya, mahal ako niyan eh. Kung padaanin man niya ako sa pagsubok, when I go through darkness, or valleys of shadow of death, or pain, or anuman, alam ko mahal ako ng Diyos na to eh. Hindi ko maintindihan sa panahon na to, bakit to nangyayari, pero isa lang ang pinangahawakan ko, mahal ako nito. Kaya niyo yung pangawakan. Na hindi niyo maintindihan bakit nagkakaganito, pero alam niyo mahal ka ng Diyos. Alam niyo yan? When we cannot understand why it's happening, be fully persuaded that God has a good purpose for this. It will not remove the pain, but it will lessen. It will not remove the problems na dinadaanan mo, but it will give you insights why. It will give you understanding na hindi ito permanent. Okay? John 13:7, inugasan ni Jesus yung mga paa ng disciple. Pagdating kay Pedro, sabi ni Pedro, Lord, wag!
Jesus answered him, "What I am doing, you do not understand now. But afterward, you will understand." Karamihan sa atin, pag dumadaan tayo sa mga problema at pagsubok, hindi natin maintindihan bakit ito nagkakaganito. Kaya ang tanong natin, why me, why me? Pero pag binibless ka, hindi ka nagtatanong ng, why me, Lord? Alam mo, mas madali, mas dapat kang magtanong pag binless ka ng todo, why me, Lord? Ako nagtatanong ako ng ganun. Pag sobrang laki ng blessing, why me, Lord? Kasi we don't deserve this. Sabi ni Peter, wag. Sabi ni Jesus, hindi mo na iintindihan yung ginagawa ko sa iyo ngayon, pero pagkatapos nito, maintindihan mo rin. Yung problema mo, yung pinagdadaanan mo, hindi mo maintindihan bakit eh. Pero pag lumagpas ka dyan, doon mo maintindihan. Ang sagot sa exam, hindi binibigay during exam, binibigay before and after. Pag checking na ng mga examination paper, sasabihin ng teacher, well, sagot sa number one ito. Kung tama ka, check. Kung balik, X. Ang sagot, nasa dulo. Kaya sabihin mo sa katabi mo, eh huwag kang hihinto sa gitna. Hindi mo malalaman ang sagot, bakit ka dumadaan dyan. Sabi dito, afterwards eh. Afterwards, pagkatapos, hindi during. Hindi during na nahihirapan ka, hindi during na naghihinagpis ka, hindi during na nasasaktan ka. Pagkatapos mo pa, maiintindihan bakit. Bakit ganun? Eh ganun talaga. Ang tawag doon, faith. Faith. Believing. Being persuaded. Alam ko kahit mahirap to, hindi ako bibitawan ng Diyos. Kaya niya akong hawakan. Kaya niya ako ilagpas dito. Mahal niya ako. Amen? Sige, palakpakan niyo si Lord. Ecclesiastes 3:1. To everything there is a season. Lahat ng bagay may panahon. And a time to every purpose under heaven. Lahat may dahilan. Walang tsamba kay Lord. Anything that happens to a saint, to every Christian, may purpose. Because we are created for a purpose. Walang tsamba dito. Small, big. Happiness, loneliness, trials, everything has a purpose. Because God is a God of purpose. He is a God of plan. He is a God of objectivity. Walang tsamba kay Lord. Sabihin mo, walang aksidente kay Lord. Naka-set up lahat ito. Naka-blueprint lahat ito. May game plan na sinusunod. Minsan yung laro ng demonyo, kala mo nananalo siya, pero hindi. Sa dulo, panalo pa rin tayo. Amen? Amen? Pangatlo, na pinahahawakan ko, all things will work together for good. Lagi ito. God is always good, and His plan is always good, better, best. When we don't know what the end of this, hindi natin maintindihan, ano na, after this day, months, yung mga nagigising na lang to survive a day, alam niyo, naranasan ko yun 2 months ago, yung gigising ka parang, kailangan mag-survive another day. Parang yung to live another day. Parang James Bond yun. Ah. To live another day. Mag-survive lang ako ngayon. Tapos makatulong mamaya. Okay na. Bukas ulit. Yung parang ayaw mo nang gumising bukas. Pero kailangan eh. Nagising ka pa eh. Kasi kung hindi ka na nagising, okay na sana. Eh, nagising ka pa. So I need to survive this day again. I need to fight this day again. Sino yung nakakaranas ng ganun? Minsan o ngayon. Ito na naman. So survive na naman tayo. No? So, naranasan ko to. So, when you don't know, ano ba kainan na ito? Hanggang kailan ba itong darkness na to? Hanggang kailan ba itong tunnel na to? Hanggang kailan ba itong problema na to? Hanggang kailan ba itong pag-iintay na to? Hanggang kailan ba itong pagtitis na to? 75, makakapag-asawa pa ako? Kailan to? When you don't know what's the ending, be fully persuaded that God is a God of a happy ending. Amen. Maniwala ka lang. Yung paniwalang bilib na bilib ka, convinced ka, ang dulo nitong pangit na kwentong ito, happy ending. Amen? Amen. At hindi, pag nagbasa ako ng mga fictional book, true to life, biographical or autobiography na book, pangit, hirap ng buhay, then sa dulo, biglang, yung ending ng book, ang saya, nagtagumpay, successful. Di ba? Ang ganda ng mga ganong kwento. Pero itong sinasabi ko, hindi ganun.
bawat chapter ng libro, pangit yung nangyari, mas lalong pumangit, mas lumala, then kalagitnaan biglang nag-turn around, nagsikap, nanampalataya, uy, gumanda sa dulo. Sa dulo ng book, happy ending. Ito sinasabi ko, hindi ganun. Ang sinasabi ko ganito, bawat chapter ng buhay natin, may pangit na mangyayari sa iyo dito. May testing, iba-ibang testing, iba-ibang dating, iba-ibang forma, iba-ibang laki. Pero bago matapos yung chapter na yun, gaganda. Okay? Another chapter na naman ang buhay mo, iba na namang pagsubok, mas malupit kaysa sa dati. Pero bago matapos yung chapter ng buhay mo, gaganda. Chapter 3 ng buhay mo. Kung di-divide natin ang buhay natin, siguro chapter 1, chapter 2, chapter 3, chapter 4. First quarter of your life, 1 to 20. Just another 20. 20 to 40. 40 to 60. 60 to 80 kung abutin ka. Asa quarter na kayo? Bawat chapter nito, dadanas ka ng iba't ibang pagsubok. Pero bago matapos yan, dapat yung faith mo gumana para bago matapos yung chapter na yun, ang ending, happy ending. Hindi dulo ng book, dulo ng chapter. Ganon kami, ganon ang buhay namin. Itong chapter ng buhay namin, mahirap. Pero pagdating dito sa dulo, yes, kumanda. Pagpasok na naman sa chapter 2, may pangit na naman nangyari pagdating sa dulo. Or, ganda na naman. Or, every situation, hindi chapter 4. Baka yung iba, chapter 10 eh. It's up to you. Pero nag-gets nyo, hindi tayo mag-aantay na, uy, kung kailan ako mamamatay, tsaka ako makakaranas ng magagandang bagay. Kung kailan mamamatay. Kung kailan ka 90, tsaka ka mag-trip to Jerusalem, no? Ikot-ikot sa chair, no? Tsaka ka pupunta ng Mount Fuji. Hindi ganun. Hindi ganun. Ngayon yun. Okay? Okay. Romans 8:28, and we know that for those who love God, all things will work together for good. Mahal mo ba ang Diyos? Tandaan nyo ito ha. Iba yung mahal ka ng Diyos. Iba yung mahal mo ang Diyos. Ang magsusustain sa'yo sa hirap ng buhay, yung pagmamahal ng Diyos sa'yo. Okay? Pero yung magbabago ng takbo ng buhay mo ay yung pagmamahal mo sa Diyos. All things will work together for good to those who love God and called according to His purpose. Yung pagmamahal mo kay Lord, kaya nga hindi pwedeng nag-backslide ka na, kiniklaim mo pa rin nagaganda yung takbo ng buhay mo. Hindi gaganda takbo ng buhay mo hanggang hindi ka bumabalik kay Lord. Kalokohan yan. Walang gumagandang buhay sa mga taong nagbabackslide. Lumalayo kay Lord. Gaganda lang yan pag bumalik ka ulit. Pag minahal mo ulit ang Diyos. So all things work together for good. Tandaan nyo to. Genesis 50, ito yung kay Joseph. Sabi ni Joseph doon sa mga kapatid niya, eto plano nyo masama against me. But God meant it for good. To bring it about that many people should be saved or kept alive as they are today. Plano nyo masama eh. Pero alam nyo, nag-override si Lord sa lahat ng plano nyo. Ginaid niya yung plano nyong masama para sa akin. Ginaid niya para ako bumuti. God is powerful. God is powerful. God is for us. He is not against us. Jeremiah 29:11, for I know the plans I have for you, declares the Lord, plans to prosper you for your welfare, not for evil, to give you hope and a future. Ito, sinulat ito nung panahon na ang Israel ay wasak, ang kinakain nila mga anak nila. Sa kalagitnaan ng suffering and famine, lahat ng the worst calamity na pwedeng dumating sa isang bansa, dumating sa kanila. Then, in the midst of all these trials, suffering and pain, sabi ni Lord, my plans for you is to prosper you. Kaya niyong maniwala na nagpis ka, nahihirapan ka, nagkasakit ka, namatay ang kata, sasabi ni Lord, maganda plano ko sa'yo. Baka manampal ganyan. Ha? Kaya mong maniwala, this is faith. This is faith. By the way, kaya sila nagkaganon, kasalanan nila. Pero whether kasalanan mo, hindi. Pag sinabi ni Lord, maganda plano ni Lord sa'yo, maganda talaga plano ni Lord sa'yo. Lahat ng na-exile sa Babylon, kasi wasak yung templo, wasak yung bansa, yung mga mayayaman dinala sa Babylon, lahat sila naging opisyalis doon. Yung isa naging asawa pa ng hari, si Esther, si Shadrach, Meshach, Abednego, si Daniel, panay na sa matataas na posisyon. Highly favored sila ni Lord. Tandaan niyo ito, pag sinabi ng Diyos, kaya niyang gawin.
kahit imposible pang mangyari, kaya niyang gawin. And lastly, anong gagawin mo? Kung naniniwala ka, God is in control. Kahit hindi mo naintindihan bakit ito nangyari. Kung naniniwala ka, no? Na kayang baguhin ni Lord ang puso ng hari. Kung naniniwala ka, di ba? Na lahat may purpose. Kung naniniwala ka, na sa dulo, gaganda lahat. Then express your faith. Express your faith. How you express your faith. When we don't know what to do, hindi mo na alam gagawin dahil nahihirapan ka na talaga, express your faith by rejoicing. Ha? Kung kailan malungkot, magsaya? Para itong ano, beatitude, blessed are the poor in the spirit. Yung word na blessed ay happy. Okay? Meron dong, blessed are the those who mourn, yung mga malulungkot. Parang ganito sinasabi ni Lord, magsaya ang malulungkot. Ayaw magsaya ng malulungkot? Mapalad ang mga mahihirap, mapalad ang mga nalulungkot. Yung word na mapalad is masaya, happy. Happy are the sad. Parang ang gulo nun, no? Pero that's it. That's faith. Sabi ng 1 Thessalonians 5:16-18. Rejoice always. Ang nagsasalita po dito, si Pablo na laging labas-pasok sa kulungan dahil sa pag-preach. Laging magsaya. Pag sinabing always, pag may pera, o pati walang pera. Pag may problema, o pati walang problema. Always eh. Magsaya lagi, mag-pray lagi, without ceasing, magpasalamat sa lahat ng pangyayari. Good or bad. These three are expression of your faith. Okay? In all circumstances, for this is the will of God in Christ Jesus for you. Hindi mo manaiintindihan bakit. Basta naniniwala ako mabait ang Diyos ko, mahal ako nito, hindi ako pababayaan ito, hindi ako mawawasak sa mga problemang ito. Ang gagawin ko, pipilitin kong magsaya. Magsaya saan? Sa karaoke? Hindi. Magsaya ka kay Lord. Kasi yung karaoke, pag tapos na yung bayad mo, hindi ka na rin masaya eh. Pag nanonood ka ng comedy, masaya ka. Habang nanonood ka ng comedy, pag-uwi mo, balik sa dati. Walang masama doon sa mga yon, pero hindi yan pang matagalan. Kay Lord, dire-direcho. So what to do? You pray. You rejoice. Anong ginawa ni Abraham? Nung nag-aantay siya for 25 years na magkakaroon ng anak, tumanda na lang siya ng ganun. Ito ginawa niya. Sabi ng Romans 4, no unbelief made him waver concerning the promise of God, but he grew strong in his faith. Lumalago yung faith niya, tumitibay yung faith niya. Bakit? Ito ginawa niya as he gave glory to God. Pag ikaw, nagre-rejoice, nagpipray, kasi alam nga natin, may mga puwersa ng kaaway, when you pray, kumikilos yung puwersa naman ni Lord, yung mga anghel kumikilos. Yung kapangyarihan ng Diyos, dumadaloy when we pray. And when we rejoice and we thank God, yung faith natin lalong nabibuild up. At it contributes doon sa magiging resulta ng mga pangyayari. Okay? So, sabi dito, si Abraham, he gave glory to God. When you rejoice, when you pray, and when you thank God for everything, nag-glorify si God. Then your faith will become strong. Amen? Fully convinced that God was able to do what He had promised. Tanong yung katabi mo, are you convinced? Fully convinced. Faith will not make things easy. Faith will make things possible. Tayo.